scuba diver naman ang nagtulong-tulong na mangolekta ng basura sa ilalim ng dagat sa isang marine sanctuary sa Cebu. Ang mga scuba surero kung tawagin, taon-taon na raw panata ang paglilinis sa ating mga dagat. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sabay-sabay na sumisid sa ilalim ng dagat ang mga scuba diver na ito para sa isang misyon. Yan ay para kunin ang mga itinapong basura sa Batu Marine Sanctuary sa Toledo City, Cebu. Daan-daang volunteer divers ang nakiisa sa scuba surero o underwater garbage cleanup drive sa mga dalampasigan o dagat kaninang umaga. Layo nilang protektahan at pangalagaan ang Batu Marine Sanctuary mula sa polusyon at pagkasira dahil sa mga basura, lalo't nagsisilbing tahanan ng iba't ibang klase ng isda at pawikan ang santuario, pati mga coral na nabuo sa loob ng daan-daang taon. Sa kanilang pag-ahon, bit-bit mga volunteer at diver ang sakos-sakong basura mula sa ilalim ng dagat. Umabot yan sa 87 kilo ng basura. Mas kaunti ito kumpara sa 270 kilo noong nakaraang taon. Dapat wala na talaga basura na makukuha sa dagat. Yung mga isda natin, nakakain nila yung plastic, may mga balita na rin na yung mga pawikan natin, namamatay yung adobins natin. Taon-taon na raw itong ginagawa ng mga diver, volunteer, lokal na pamahalaan, pati na ang mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang DENR, PNP at Philippine Coast Guard. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.